condonation. Forgiveness. Kung pinatawad mo yung asawa mo sa kasalanan niya, hindi ka pwede mag-file ng legal separation on that ground kasi pinatawad mo na siya eh. Condonation. Yung consent, collusion, yung mutual guilt, ibig sabihin paradelicto ka. Ibig sabihin, nangangaliwa si babae, nangangaliwa si lalaki. So hindi ka pwede mag-file on that ground or prescription. Ibig sabihin, 5 years na nangyari, more than 5 years, doon ka palang mag-file. So, ma-dismiss or ma-denied ang legal separation. Above. So, pag pinatawad. Oh, pinatawad. Mostly ganun yun eh. Condonation. Pag pinatawad ka na. Okay, dito tayo sa pinatawad. Condonation. Uh-oh. Dalawang klaseng pagpatawad. May express, may implied. Uh-oh. In law, di ba sabi ko, in law, may mathematics in law. May philosophy sa batas. Yan. Kasama ang love life sa batas. Kasama yun. Di ba? Aba. So, that's why sa mga law student gusto maging lawyer, read novel about love, about accounting, about mathematics, and you can be a good lawyer. Good morning po. Good morning. Good morning. Nasa linya si Kong Migs at si Kuya Mark Tolentino. Good morning po, Attorney Mark and Kong Migs. Yes, anong tanong niyo ba? Anong problema? Yes, may question lang po ako. Pwede po bang mag-file ng kaso ang babae sa ex-husband niya dahil hindi ito nagbibigay ng sustento ever since para sa anak nila na 15 years old na ngayon? Yes, sa simpleng sagot, no, pwede. Kasi meron tayong tinatawag na pwede ka mag-file ng petition for support. Yes, yes. Dahil civil, civil case. Civil case, yes. Pwede win criminal. Ano yung sa criminal? Bawsi. Economic yes, abuse. Pwede mag-file ng criminal case, economic abuse. Kasi obligation talaga ng tatay yon na supportaran ang bata, including you because you are the wife. So, kailangan ng support. Ang support kasi pinag-usapan natin dito, hindi lang naman financial. Monetary. Kasama doon yung pagmamahal, pag-aalaga. Kung walang ganun, walang pakialam yung tatay sa anak mo, that's already economic and including psychological abuse. So, pwede kang magkaroon ng criminal yes. case and civil case yes, po both. To ask for support din sa ex-husband po. Okay. Sige po. Okay, thank you. Thank you. Kaki Ramos ng Makati. Kaya Mark, lagi nating nababanggit kanina yung salitang legal separation. Eh, ano ho bang ibig nitong kahulugan in terms sa batas? Actually, yung legal separation, pinaganda lang yun. For actually, pinaganda. That is divorce. Divorce yan, but relative divorce. Hindi siya absolute divorce. Para ma-approve ang batas, kasi dati kasi very, very influential ang Catholic Church. So, against talaga sila ng divorce. That's why binago, ginawang legal separation. But ang legal separation is divorce, but not absolute. Ibig sabihin, i-recognize ng nabatas na hiwalay si babae at lalaki, but the marriage bond is still there. So yun lang ibig sabihin ng legal separation. Pero ang pinagkaiba nito sa pinag-usapan natin earlier sa voidable, no? Pag nag-grant to ng court, di po kayo pwede magpakasal ulit. Yes. Ayan yung lagi sila sabi ng mga tao. Hiwalay kayo, oo. But kasal pa rin kayo. Yun ang ibig sabihin ng legal separation. Ibig sabihin, legally separate. So, ibig sabihin, itong paghihiwalay nyo na hindi na sa magkakaibang bahay kayo, nakikita sa mata ng batas, sa mata ng korte, legal to. Yes, pwede yes. kayong magtira sa mga iba-ibang bahay, gawin ng kung anong gusto nyo gawin sa buhay. Pero, bawal kayong magpakasal ulit. Kasal pa rin kayo. Legal lang ang paghihiwalay niyo. Yan ang ibig sabihin ng legal separation. Aba, ano mga depensa niyan, Kong Migs, kaya Mark? Sa legal separation. Depensa, for example, kung mayroon itong mga present nito, bawal ang legal separation. Ibig sabihin, ma-denied ang legal separation. Like, for example, condonation. Forgiveness. Kung pinatawad mo yung asawa mo sa kasalanan niya, hindi ka pwede mag-file ng legal separation on that ground kasi pinatawad mo na siya eh. Condonation. Yung consent, collusion, yung mutual guilt, ibig sabihin, paradelicto ka. Ibig sabihin, nangangaliwa si babae, nangangaliwa si lalaki. So, hindi ka pwede mag-file on that ground or prescription. Ibig sabihin, 5 years na nangyari, more than 5 years, doon ka palang mag-file. So, ma-dismiss or ma-denied ang legal separation. Aba. So, pag pinatawad. Oh, pinatawad. Mostly ganun yun eh. Condonation. Pag pinatawad ka na. Okay, dito tayo sa pinatawad, condonation. Uh-oh. Dalawang klaseng pagpatawad. May express, may implied. Oo. Ang express, for example, yes, I forgive you. Yan, express yan. In words, okay. So, dahil sa mga kasalanan mo, I forgive you. Uh-oh. Express yan. Yun, ang express ito. Condonation. Ang implied, di ba? Implied, wala sinasabi. But sexual intercourse Uh-oh. Is considered an implied condonation.
For example, nag-away kayo sa mag-asawa, nag-away. Ang babae, bumaka, pap, 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 pap. Pap, pap, ikaw talaga, babae, bumaka, pap, pap, pap. Tapos paggabi, ayan na. Nag-sex nilang dalawa. Nak. That is considered implied condemnation, implied forgiveness. Ang ingay ng babae, bumigira. Bumigira. Pero paggabi, natukhang siya ng asawa niya. Grabe na to, ha? Kung makaano to. So, so, wala na yun. Yung mga pinagsasabi mo na si Isabel, ng babae ka, ganun ka, ganun ka. Wala na yun lahat kasi pinatawad mo na ang asawa mo impliedly. Ito yung mga nakikita natin sa mga movies, no? Yung nagsisigawan sila, tapos alam mo, nag-aaway, tapos biglang may heat of the moment. Tapos biglang naglap-lapan silang doon. Yan na, wala na. Wala ka na pong grounds noon. Kaya dapat, magmatigas po kayo. Huwag kayong pumaya. Stand your ground. Implied kung ganit kayo, huwag kayong pumaya. Pakatawa na po ninyo. Huwag kayong maging marupok. Tay tayo dyan. Ito, may tanong si Maria at Pedro Casal. Nagkasundo sila na maghiwalay at nakasulat sa kanilang kasunduan na pwede na silang magkarelasyon sa iba at wala nang pakialamanan. Kung si Pedro ay may ka-live-in na partner na iba, pangalan niya Josefa, Kuya Mark. Pwede ba si Maria na mag-file ng legal separation? Ay, hindi. Kasi may consent na eh. Sabi ko nga, pag may consent, hindi pwede mag-file ng legal separation. Kasi parang, parang binigyan mo na ng pagkakataon ang asawa mo na may ibang babae. So, in that case, so pakita mo yung papel na yan, so, ma-dismiss ang legal separation on the ground na binigyan mo ng pahintulot ang asawa mo na magka-relasyon ng iba. Ito nga ang legal separation. May grounds naman kung bakit pumapayag ang court natin na maghiwalay kayo. Yes, tama. Kasi obligation to live together eh. Yes, yes, yes. Yan yung isa sa mga obligations ng pagiging asawa. You have to live together. Nasa batas po natin yan. So kung hindi kayo nakatira sa isang bahay, you don't live together without valid reason. Hindi okay sa batas natin na magkahiwalay kayo. Pero ito, nagiging okay sa batas natin na binibigyan kayo ng court na sige, pwede kayo to live apart dahil may grounds kayo. Pero pag pinag-usapan yung, ayoko na sa'yo, doon ka, tapos gusto mo magka-jowa. Bahala ka dyan. Sige. Pag may consent, ibig sabihin, pag nag-file ka ng legal separation, i-dismiss yan ng court on the ground na may consent ka pala sa mga grounds na pinagsasabi mo. Ganun yan. So, yun ha, tingnan nyo. Sabihin mamaya nila, pwede na pala akong umalis ng bahay. Yung mga babae ngayon, tumakas ang kilay, yung sinasabi ko, yung implied condemnation. May implied condemnation, yung implied forgiveness. Oo. Diba? Kahiwalay nga kayo, nagkita kayo, nag-date kayo ulit, or pinag-usapan, tapos biglang, nako, nauwi ka na naman ni mister. Mga ganun, na-miss nyo isa't isa, wala na. Wala na. Ibig sabihin, pumayag ka na. Right? Si Cathy Cruz, may tanong, pwede po ba ireklamo at obligahin ang lalaki na hindi nagbibigay ng sustento ayon sa ano pagkasunduan, Kuya Mark? Yes, tama. Ang lalaki, may obligasyon yan na magbibigay ng support. Same also sa babae. Yes. Ang support kasi joint yan eh. Hindi lang dapat palagi mo iasa sa lalaking asawa mo. Ikaw mismo na nanay, may obligasyon ka din na magbibigay ng support sa iyong mga anak. Pareho yun. Jointly, you have to give support to each other. Yes. So, but yung support, hindi lang kasya. Kasama sa support ang pagmamahal, pag-aalaga, tamang edukasyon, pagbigay ng tamang damit, bahay, kasama yon sa support. Alright, may epekto po ba kung needs a legal separation petition? Kung bawat parties ay may kasalanan nga, halimbawa may iba si lalaki, may iba si babae, may epekto ba yan? Ang tawag doon, pari delicto, yes, or mutual guilt. Mutual guilt kasi pag may kasalanan si babae, may kasalanan si lalaki, nag-file si babae ng legal separation, madismiss ng court. On the ground na ikaw mismo may kasalanan. Tabla. One goes to court with unclean hands. Yeah. Ibig sabihin, if you file a case in court, dapat malinis ka din. Wala kang problema. Kung may kasalanan ka din, dismiss talaga ng court on the ground of the principle of pari delicto. Nasa batas natin yun. Nasa batas natin yun. Ma-deny talaga kung deny. Both of you naisala. Naisala. Kasi pag negative, negative is equivalent to positive. Positive. So, pareho kayo may sala, pareho kayo may hindi. Wala na, di ba? Ano lang? Wala na kayong ground. Tabla lang. Tabla. Oo, di ba? In law, di ba sabi ko, in law, may mathematics in law. May philosophy sa batas. Yan. Kasama ang love life sa batas. Kasama yun. Di ba? Aba. So, that's why sa mga law student gusto maging lawyer, read novel about love, about accounting, about mathematics, and you can be a good lawyer. Aba.